Halos 15 milyong Pilipino ang naninirahan sa Metro Manila. Kabilang din ang Maynila sa fastest growing cities sa buong Asya. Pero ang syudad na kabisera ng bansa, posible daw lumubog. Here's what you need to know. Simula 1993, tumataas ng 3 milimetro ang tubig dagat o sea level rise sa buong mundo. Ayon yan sa UN Intergovernmental Panel on Climate Change. Pero dito raw sa Pilipinas, sa pagitan ng taong 2015 at 2020, mas mabilis sa 7 beses ang pagtaas ng tubig sa bansa. Sabi ni Dr. Fernando Siringan ng University of the Philippines Marine Science Institute, isa ang Maynila sa maaapektuhan ng pagtaas ng tubig sa dagat. Kung ang karagatan sa West Philippine Sea ay tataas, dahil konektado ang Manila Bay sa West Philippine Sea, edi tataas din ang dagat sa Manila Bay. So isa yon. Pangalawa, ginamit mo yung term na paglubog, no? Yes, i-connect natin siya doon sa proseso na yung lupa ay lumulubog. Una ay linawin natin na may mga datos na nagpapakita na may mga bahagi ang Metro Manila na lumulubog. Pero may mga bahagi din naman ang Metro Manila na hindi lumulubog. Isa ang climate change sa itinuturong dahilan ng sea level rise o pagtaas ng tubig sa dagat. Sa nakalipas na dekada, mas umiinit ang temperatura ng mundo dahil sa paggamit ng fossil fuels o enerhiyang mula sa kalikasan, gaya ng coal at natural gas. May dalawang aspeto sa pagtaas ng dagat. Ang isabali, yung dagat mismo ang tumataas. At yung tumataas na dagat ay pwede nating i-relate sa tinatawag natin na climate change. Dahil sa umiinit ang tubig dagat, ito ay umaalsa kung kaya may contribution yon sa pagtaas ng dagat. Ang pangalawa, still with climate change, sa pag-init, ay natutunaw din ang mga ilan pang glaciers sa Arctic, Antarctic, at ang pagkatunaw ng mga ito ay nagdumadagdag sa tubig sa karagatan, kung kaya tumataas din ang dagat. At meron pang ibang nagpo-contribute na climate change related sa overall na pagtaas ng dagat. Kasama din dito yung pagbabago sa lakas ng hangin ng tinatawag natin na trade winds. At ang trade winds na ito ay hinahagod niya ang tubig sa karagatan ng Pasipiko, at ito ay dinadala sa Pilipinas, parang itinatambak dito sa atin. Sa pag-aaral naman ng Greenpeace East Asia, kung magpapatuloy ang sea level rise, posible daw lumubog ang ilang bahagi ng Maynila sa taong 2030. Mahigit 39 bilyong dolyar ang posibleng mawala sa ekonomiya ng bansa. Sa Manila Bay pa lang, tumataas na raw ito ng 13.24 milimetro kada taon. Sa ginawang app ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, makikita ang mga lugar sa bansa na posibleng lumubog dahil sa pagtaas ng tubig. Meron po tayong tool na ginagamit para ma-monitor yung sea level at makita natin what if, ano ba yung mga lulubog na mga lugar kapag in-adjust natin yung sea level rise ng 1 meter, ano ba yung mga pinakamatekuan na lugar. Meron po tayong report niyan na nirelease sa PAGASA. Ang pangalan po ng report ay Observed Climate Trends and Projected Climate or Climate Projection. So ano ba yung magiging rainfall, temperature after 50 years or 2100, so after 30 years. At nakita po natin doon sa IPNA at sinama po natin sa report natin na yun na meron pong pagtaas na 5.7 to 7 mm per year sa Pilipinas. Ito pong analysis na to ay based on 1993-2015. Ayon sa ibang pag-aaral, hindi lang sea level rise ang dahilan ng paglubog ng isang syudad. Kabilang na rito ang mga natural cause gaya ng fault line,
At sa paggalaw ng fault na ito na dahan-dahan ay may pwedeng lumulubog na bahagi. Kapag lumindol mabilis, pwedeng yung paggalaw ng lupa biglaan at nagiging sanhi ito ng paglubog ng lupa. Ang patuloy din na paggamit ng groundwater para tustusan ang tubig sa syudad. Malaki din ang epekto sa posibleng paglubog ng lupa. Katunayan, kabilang ang Maynila sa 33 coastal cities sa buong mundo na may mabilis na pagguho ng lupa. Halos 60 milyong katao ang apektado. Nangyayari ang land subsidence o yung pagguho ng lupa dahil nawalang ilang komposisyon ng lupa gaya ng tubig. So over-extraction of groundwater is a major cause of enhanced compaction, and there's data that can show that. So ano ang pwede natin gawin? Then dapat bawasan natin yung dependence natin sa groundwater. Isang paraan yun, no? Mas kailangan natin na matap ang surface water natin. Yun lang, ang Metro Manila ay napakalaki na ng populasyon. Dapat isipin ng planners, magdagdag ka pa ng tao sa Metro Manila, saan mo kukunin ang tubig mo? Sa ngayon ay meron na tayong problema sa supply ng tubig. Ang ganitong problema, hindi na bago maging sa mga kalapit nating bansa. Katunayan, isang sinking city din ang Jakarta, capital ng Indonesia. Kaya iniisip ng ilipat ang kabisera sa ibang bahagi ng Indonesia. Kaya naman dito sa Pilipinas, minumungkahi na rin ng ilang eksperto na ilipat o i-decongest na ang Maynila dahil sa pagiging disaster prone nito. Dahil sa patuloy na pag-init ng temperatura sa mundo, halos 200 bansa ang nakiisa sa Paris Agreement, kung saan kailangan mabawasan ang patuloy na pag-init ng temperatura sa buong mundo. Sa taong 2030, posible pang pumalo sa 2 to 4 degrees ang init sa mundo kung hindi maagapan. Ang goal po natin nito sa Paris Agreement ay malimit natin yung increase na hanggang 1.5 degrees Celsius lang yung magiging limit. Dapat hanggang doon lang. At mababawasan po yun kapag binawasan natin yung emission natin ng greenhouse gases. Kasi po yung greenhouse gases, ito po yung mga ine-emit. Halimbawa, nagsasakmotor po tayo, yan po yung mga usok. Halimbawa, may pabrika dyan sa tabi natin, yung mga usok na ine-emit nila, may mga atmospheric gas sila, nitrogen, carbon dioxide, methane, whatever, nitrous oxide. May magagawa pa rin tayo para mapabagal ang posibleng paglubog ng isang lugar. Ano man ang aksyon na gawin natin sa ngayon, delayed response, no? Merong delay bali yan. Hindi natin kaagad madarama ang epekto nito. So in the next decades, ang plano ay dapat i-consider talaga na patuloy na tataas ang dagat, at sa lahat ng projections, mayroong pagkakasundo na magkakaroon ng acceleration sa pagtaas ng dagat. Meron po tayong tinatawag na Climate Change Act or RA9729, at ang goal po nitong Republic Act na ito ay ma-include yung climate change information sa planning purposes sa mga LGU. Hindi na nga natin mapipigilan ng climate change. Pero sa simpleng paraan, gaya ng pagbawas ng paggamit ng fossil fuel tulad ng coal, gas at iba, posible natin maisalba sa pagkakalubog ang problema sa kalikasan.